Rafael de las Alas. Ang testigo ay empleyado ni Leviste at Sharao, ang huling bisita ng dating gobernador bago maganap ang pamamaril. Nakatutok si Maki Pulido. Missing witness kung tawagin si Manolito Ambrosio o Mr. Maa. Pagkalipas ng halos isang buwan, kahapon lang siya lumutang para magbigay ng salaysay sa NBI. Noong Huwebes lang daw kasi niya nakuha ang imbitasyon ng NBI. Si Mr. Maa ang huling bisita sa opisina ni Antonio Leviste bago mapatay si Rafael de las Alas. Pakiusap ko rin, isang inosenteng tao, kawawa naman para madamay. Kinumpirma ni Mr. Ma ang ibang detalye sa salaysay ng empleyadong si Nelia Gonzalez. Nagtatalo nga raw si Leviste at de las Alas at sinabi rin ni de las Alas na mareresolba lang ang problema kung bangkay na ang isa sa kanila. Pero pinakiusapan na raw si Mr. Maa ni Leviste na lumabas na. Ilang sandali pa, nakarinig na si Mr. Maa ng apat na sunod-sunod na putok ng baril. Ang mga bagong detalye sa kanyang salaysay na wala sa kwento ng ibang mga testigo ay, una, pagtakbo raw niya pabalik ng opisina matapos marinig ang mga putok, nakalak na raw ang pintuan. Kaya sinabihan niya ang receptionist na tumawag ng pulis. Pangalawa, may 5 minuto raw ang lumipas bago lumabas si Leviste ng silid. At nang lapitan daw ni Mr. Maa si Leviste, pasigaw siyang sinabihan ng, "Maa, get out." Pangatlo, wala rin daw siyang nakitang dala o hawak na baril si Leviste o de las Alas. Pero para sa abogado ni Leviste, di raw dapat ito bigyan ng mali siya. Sinabi ni Governor Leviste na siya ay lumisan o umalis. Ang intensyon lamang marahil ni Governor Leviste ay upang magalaw yung lugar. Bagamat mahigit 4 na dekadang empleyado ni Leviste si Mr. Maa, di raw ibig sabihing testigo na agad siya ni Leviste. We are not going to side to any either camp. Maari namang wala na yung testimonyo niya. Lalo lamang nitong pinalakas yung curia namin sa depensa. Ayaw pang magkomento ng DOJ sa salaysay ni Mr. Maa at kahit pa inakyat na ng DOJ ang kaso sa murder, naninindigan ng Makati Police na pang-homicide case lang ang nakalap nilang ebidensya. Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Governor Antonio Leviste, inakyat na kasi sa murder ang kaso laban sa kanya dahil sa pagkakapatay niya sa tauhang si Rafael de las Alas. Kumbinsido raw po ang Makati Regional Trial Court sa rekomendasyon ng Department of Justice na malupit ang paraan ng pagkakapatay kay de las Alas. Kaya raw dapat murder at hindi homicide lang ang kaso laban kay Leviste. Nakatutok po ngayon si Maki Pulido live mula sa Makati. Maki? Mel Mike, patapos na ang pananghalian ng pamilya Leviste nang dumating si Makati Police Chief Gilbert Cruz para arestuhin si dating Gobernador Antonio Leviste. Hindi na nanlaban pa si Leviste. Makati Police Criminal Number 20070217712, si dating Gobernador Antonio Leviste. Sa istasyon ng pulis, agad kinuha ang kanyang fingerprint at mugshot. Inaresto si Leviste dahil tinanggap na ni Makati RTC Judge Elmo Alameda ang pagtataas ng kaso ni Leviste sa murder mula sa homicide matapos ang reinvestigation ng DOJ sa kaso. Hindi inasahan ni Antonio Leviste na ngayong araw lalabas ang warrant of arrest. Nakabinbin pa kasi ang kanyang petisyon sa Court of Appeals na kumekwestiyon sa resulta ng reinvestigation ng DOJ. Hiningi ng mga abogado ni Leviste na huwag munang aksyonan ng korte ang kaso habang wala pang desisyon ang Court of Appeals. Nagdesisyon na rin si Judge Alameda pabor sa prosekusyon. Himutok tuloy ni Leviste, nilabag ang kanyang mga karapatan at ginigipit siya ng mga maimpluensyang tao sa gobyerno. Sham. It's a charade. It's a... There was prejudgment. It is obvious that there are influential forces that are after you, determined to harm me, even destroy me. Hamon niya sa prosekusyon kung maipapakita nilang binaril niya sa likod si de las Alas o may ibang tao sa loob ng silid nung oras ng pamamaril. Handa raw siyang magpabitay. Pero ayaw pa rin isalaysay ni Leviste ang buong pangyayari. Sa korte raw niya ito gagawin. I have nothing to hide. I am innocent and my conscience is clear and I am anxious to clear my name. And I am confident that in the end, I will be vindicated. Pero nang pag-usapan na ang epekto ng kaso sa kanyang pamilya, tumulo ang luha ni Leviste. Ang kinalulungkot ko lamang ay pati ang aking pamilya ay nasangkot.
my children have such bright future. They've been very supportive. But I wish they didn't have to suffer like they're doing now. Kasama nila Viste sa istasyon ng pulis ang unang asawang si Celia at tatlo nilang anak. My father is strong. He's not afraid. And I believe that is so because when you know you're in the side of truth, that you have nothing to hide, syempre matapang ka, di ba? Mike, bago mag-alas 6 ng gabi ay dumating na ang commitment order para kay Antonio Leviste, kaya't agad na siyang inilipat sa Makati City Jail. Mike? Maki, so kumpirmado na yan na sa Makati City Jail na ipipiit si dating Gobernador Leviste, ha? Yes, Mike. 5:45 ay inilipat na siya. Isang convoy ang naghatid sa kanya sa City Jail at personal siyang inihatid doon ni Makati Police Chief Gilbert Cruz at doon na nga siya idedetine habang nililitis ang kaso. Maraming salamat, Maki Pulido, nakatutok live mula sa lungsod na Makati. Cruelty o pagmamalupit ang isa sa mga dahilan kung bakit inakyat sa murder ang kaso laban kay Antonio Leviste. Ayon po yan kay Senior State Prosecutor Emmanuel Velasco. Ang ginawa nilang basiyan ay ang mga tama ng bala kay Rafael de las Alas. Isang tama lang daw ng bala ay sapat na para umayon sa iginigiit ni Leviste na pinagtatanggol niya lang ang kanyang sarili. Pero mahigit isang tama ng bala ang tinamon ni de las Alas at karamihan sa kanila ay sa ulo pa. Sinang-ayuna naman yan ni Makati RTC Judge Elmo Alameda. Bukod dito, may indikasyon din daw na plinano ang pagpatay. Meron din daw tinatawag na treachery o pagtatraidor sa nangyari. Natuwa ang pamilya ni Rafael de las Alas ngayong murder na ang kaso ni Antonio Leviste. Bagamat nangangamba sila na baka magtagal ang kaso, umaasa pa rin silang makakamit ang ustisya. Nakatutok si Jiggy Manikad, exclusive. Pero pare yung Umaga pa lamang naghanda ng NBI para sa posibleng operasyon. May impormasyon kasi silang magbababa ng warrant of arrest laban kay dating Batangas Governor Antonio Leviste para sa kasong murder. Dalawang team ang inihanda ni NBI NCR Director Roel Lasala. Lahat armado ng matatas na kalibre ng baril. Iniwasan lang natin na may mga makialam ng mga tao, na ibang tao, kaya kapag nagseserve tayo ng warrant of arrest, yung manpower requirement natin madami. Pero hindi pa man sila nakakalis ng NBI, nakatanggap na sila ng impormasyon na hawak na ng Makati Police ang dating gobernador. Matinding tuwa naman ang naramdaman ni Dina Sanchez, anak ng pinaslang na si Rafael de las Alas. Pambawi raw ito sa pagkadismaya niya sa paglutang ng saksing si Manolito Ambrosio, matagal ng tauhan ni Leviste. Wala kang masyadong makukuha sa ano niya sa sinabi niya eh. Gusto ko lang sana kung ano yung talaga nangyari. Ano yung totoo, yun ang lumabas. Alam ni Dina na kahit makukulong na si Leviste, matagal pang laban para sa ustisya ang kanilang inaasam. At marami pang pwedeng mangyari, lalo pat mayaman at may impluensya daw ang kanilang kalaban. Basta may pera ka. Kung ano yung gusto mo mangyari, basta may pera ka, pwedeng mangyari. Jiggy Manika, Dakatutok, 24 Horas. Ipinasok si Leviste sa City Jail sakay ng isang sasakyang puti. Hindi naman pinapasok sa loob ang media. Wala pang opisyal na pahayag kung saan at City Jail si dating Batangas Governor Antonio Leviste. Kusang sumuko si Leviste matapos iangat sa murder ang kanyang kaso kaugnay ng pagpatay kay Rafael de las Alas. May ulat si Apple Salandoni. 4 oras munang idinitine sa Makati Central Police Station si Leviste habang hinihintay ang commitment order mula sa Makati RTC. Dito siya kinuna ng mugshot at fingerprints bago inilipat sa Makati City Jail. Dahil kasong murder na ang kinakaharap ni Leviste, hindi na siya pwedeng magpiyansa at mananatiling nakakulong habang dinidinig ang kaso. Itinaas sa murder ang kaso ni Leviste base sa rekomendasyon ng DOJ. Sa kanilang reinvestigation sa krimen, hindi umano pwedeng homicide lang ang nangyari base